Magandang buhay po at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to simplify exponential expression applying the laws of exponent. Magpipresent po ako ng different examples from easy to difficult in a step-by-step explanation. Okay, so let's start with number one example. 7 raised to 0, t raised to the third power over p raised to negative 2 power. In this case, sa ating pong given, meron po tayong 0 exponent at meron po tayong negative exponent. So, ang simplified form po ng exponential expression ay wala pong 0 at negative exponent. So, we are going to remove that 0 and negative exponent. Paano po yan? Unahin po natin itong 7 raised to 0. Any number raised to 0 or any variable raised to 0 always equal to 1. Ano po? Kaya yung 7 raised to 0 is equal to 1. And then next, yung t raised to the third power, that is positive exponent. So, dyan lang po muna. All over yung p raised to negative 2. So, ano po yung gagawin natin sa exponent ng p na negative 2 to become positive exponent? All you have to do is bring it in the numerator since yan pong p raised to negative 2 ay nasa denominator. Ano po? So, this will become, sa numerator, t cube, yung 1, pwede na pong i-remove yan. So, t raised to the third power, then yung p raised to the second power. So, wala na pong denominator kasi inakyat na po natin sa numerator yung p. Okay, so for number 2 example, 6 raised to 0, x raised to the second power, and y raised to the negative 1 power. So, in this given, meron po tayong 0 exponent at meron po tayong negative exponent. Again, dapat wala pong 0 and negative exponent para yan po ay simplified form. So, we're going to simplify first yung 6 raised to 0. Again, yung exponent niya ay 0, that is always equal to 1. And then, stay po natin yung x squared. And then, ito pong y raised to the negative 1 na ito ay kailangan po nating i-remove yung kanyang negative exponent. So, ano po yung gagawin natin? So, all you have to do is you bring that 1 in the denominator. Okay, so magiging y raised to the first power kasi yan po ay numerator. So, pwede na pong yan ang sagot or you can simplify yung sa numerator na 1, x squared, pwede na pong tanggalin yung 1, x squared. At sa denominator, yung exponent ng y na 1, you can remove that 1. So, x squared over y is the simplified form. Okay, so how about this number 3 example? 25, a raised to the second power, b raised to the sixth power, all over, 5, a raised to the third power, b raised to the fourth power. Okay, so we're going to simplify. So in this case, meron po tayong 25 and 5. You can divide that 1. What is 25 divided by 5? That is equal to 5. Ano po? And then, in this case, meron po tayong variable a sa numerator at meron po tayong variable a sa denominator. So kapag ganyan po na dalawa yung a, you need to simplify it. Ang simplified form po ng exponential expression, dapat wala pong madodobling variable. Ano po? Since dalawa po yan na A, you can remove by subtracting their exponents. So, yung sa numerator ay 2 ang exponent at sa denominator ay 3. So, all you have to do is you subtract 3 minus 2. That is equal to 1. So, mas malaki po yung exponent ng denominator kaya doon po natin ilalagay yung A. Ano po? So, A raised to the first power since that is 3 minus 2. And then yung B naman, so ito po ay 6 ang exponent sa numerator at sa denominator naman po ay 4. All you have to do is subtract also. So 6 minus 4 is equal to 2. Pero saan po natin ilalagay yung B? Numerator po ba or denominator? Doon po natin ilalagay sa numerator kasi mas malaki po yung exponent ng B sa numerator, that is 6. So 6 minus 4 is equal to 2. So yan po yung simplified form ng exponential expression na yan. Okay, so how about this number for example? 7 times 6 raised to 0 plus 2 raised to the second power. So all you have to do to simplify that one, ay simplify po muna natin yung nasa loob ng parenthesis yung exponent na yan. So let's become 7 times. Yung 6 raised to 0 po ay always equal to 1 kapag ang exponent ay 0. Plus yung 2 raised to the second power, that means 2 times 2, that is equal to 4. And then, simplify po muna yung nasa loob ng parenthesis. What is 1 plus 4? That is equal to 5.
And 7 times 5, that is equal to 35. So, the simplified form is equal to 35. Okay, so bago po tayo magpatuloy, click lang po muna ang like and then subscribe at notification bell kung bago ka pa lang po sa aking channel upang sa ganun kapag ikaw po ay nag-comment at ako po ay nag-reply ay manonotify po kayo. Okay, so how about this number 5 example? Yung pong ating given ay meron pong parenthesis at yung kanyang pong outside exponent is equal to 0. So in this case, kapag ganito po yung given, lahat po ng mga variable dito at numbers that will become equal to 0 ang kanilang exponent. If you're going to multiply doon sa 0 exponent outside the parenthesis. So all you have to do kapag ganyan po yung given, ang sagot na po dyan is always equal to 1. Okay, so for number 6 example, in this case, meron po tayong parenthesis at meron po tayong outside exponent na negative 1. So, paano po i-simplify yan? So, ganito lang po yan. Kailangan po nating i-distribute po yung exponent na negative 1 sa lahat po ng exponent sa loob ng parenthesis. Ano po? Unahin po natin itong 2. Ang exponent po ng 2 dito sa loob ng parenthesis ay 1. Ano po? So, if you multiply 1 times negative 1, yung outside exponent, that is equal to negative 1. Kaya 2 raised to negative 1. And then next, ito pong x raised to the negative 2. So negative 2 times yung negative 1 outside is positive 2. And then next po ay ito pong y. Ang exponent po niya ay negative 1. So negative 1 times negative 1 outside, that is equal to y raised to the first power. So negative 1 times negative 1 is equal to 1. Divide by, next po natin ay yung 6. Ang exponent po again ng 6 inside ay, ito po ay 1. So, yung 6 natin, 1 times negative 1 is equal to negative 1. And then, next po ay ito pong x raised to 0. So, if you multiply po 0 times negative 1, that is equal to 0. Kaya, yung x raised to 0, lagay na po natin 1. Always, kapag ang exponent ay 0, that is 1. And then last, ay ito pong y raised to negative 3. Ang exponent po niya ay negative 3. So for y, negative 3 times negative 1 is equal to positive 3. Okay, so yan po yung result ng distribution natin ng exponent na negative 1. In this case, meron po tayong negative exponent po yung 2 at negative 1 exponent po nung 6. So paano pong gawin natin yan para matanggal yung negative? Ay i-interchange lang po natin. Yung 2 raised to negative 1 ay ibababa natin at yung 6 raised to negative 1 ay itataas natin sa numerator. Kaya magiging 6 over 2. And then, yung variable x squared, y raised to the first power, and then yung y at yung y cube. Okay, so paano po isi-simplify yan? So in this case, pwede na pong i-divide yung 6 divided by 2. Pero may 1 po dito, pwede pong i-multiply muna ito. 2 times 1 is equal to 2. Then 6 divided by 2 is equal to 3. Kaya magiging 3. And then, yung x squared. In this case, meron po tayong dalawang variable. Y raised to the first power over y raised to the third power. So, you are going to simplify that 1 by subtracting the exponent. So, yung y po, sa denominator ay mas malaki 3, sa numerator ay 1. So, if you subtract, 3 minus 1 is equal to 2. So, ilalagay po natin sa denominator yung sagot kasi mas malaki po yung exponent ng y sa denominator. So, yan na po yung simplified form ng ating exponential expression na yan. Okay, so how about this number 7 example? 5 raised to the third power raised to the negative 1 power. So, i-apply lang po natin dito yung power of a power. Just distribute po yung negative 1 exponent. So, 5 raised to 3 times negative 1 is negative 3. Since negative po yan, at yan po ay numerator, all you have to do ay bring it in the denominator. So, magiging 5 raised to the third power. So, ibababa po natin. Ano po? So, ano pong matitira sa numerator? Pag binaba po natin yung 5 raised to negative 3, lalagyan po natin ng 1. Ano po? So, 1 over 5 raised to the third power. So, in this case, yung ating pong number ay mayroon pong exponent na 3. All you have to do, you need to simplify. So, magiging 1 over, ano po yung 5 cube? That means 5 times 5 times 5. That is equal to 125. So, that is the simplified form of that exponential expression. Thanks for watching. Please click like and subscribe.
Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel,